Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Check mic test. Good evening. Good evening, Pop. Magandang gabi. Welcome sa ating words of God, words of wisdom. Sensya na po, medyo kuryente po ay dun sa poste namin medyo nag-spark dun sa poste mismo sa labas, kaya check ko po. Anyways, si Lord po ang bahala ron. Magandang gabi sa lahat. Gabi sa inyo lahat. You set my feet upon the ground. Now I know that I love you. I need you. Good evening, Sister Matat. Sige, let's pray. Father God, thank you Jesus, thank you Lord sa gabing ito. Hallelujah, patnubayan mo Panginoon, hallelujah, ang pagtitipon namin sa ngayon, gabing. Hallelujah, salamat Panginoon at patuloy na ginabayan mo ang bawat isa. Dalhin mo Panginoon, hallelujah, yung mga kasama namin, Panginoon, para magtipon-tipon muli kami, Panginoon, ngayong gabi. Panginoon, hallelujah, say, ikaw lang ang aming itataas ngayong gabi. Ikaw lang ang aming papupurihan, masasalamatan. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Pangunahan mo, Panginoon, ang gawain ito. Wala kaming gagawin, Panginoon, kung hindi magpupuri, magpapasalamat sa iyo ngayong gabi at makikinig at pagbubulay-bulayan ng mga salita. Salamat Panginoon, i-bless mo ang bawat isa. In Jesus' name, amen, amen. So, ito katayin natin itong
ating kanta ngayon. Take it, Jesus, lover of my soul. Good evening sa lahat. Purihin natin ang Diyos. Jesus, lover of my soul. Jesus, puri sa Panginoon. Natayin natin yan. Through it all. Good evening sa lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Just stay.
Isa na po kaya, biglang nawala. Wala nang bigla. Sige, tali-tali tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah, katayin natin muli. Amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po tayo mag-pray.
Father God, thank you, Jesus. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, you are so wonderful, God. Thank you, Jesus, sa lahat-lahat, Panginoon. Yes, God, hallelujah. Tonight, Lord, hallelujah. As we celebrate your presence, Lord, hallelujah. We want, hallelujah, to experience, Lord, hallelujah, your goodness. Hallelujah. We want to hear your voice, Lord, tonight. Continue to minister to us, Lord. Hallelujah. Continue to reach out even outside the country, Lord, and to all the viewers here tonight. Bless them, Lord. Continue to, hallelujah, to educate them, hallelujah, to give them more, hallelujah, increasing knowledge, understanding, and wisdom. Thank you, Jesus, for all your mighty works, for all the good works, hallelujah, that you've given us, for all the grace, hallelujah, for all the mercy, hallelujah. We believe, Lord, hallelujah, na tonight, Lord, you will create miracles upon miracles upon our lives. Hallelujah, be the center of this service, Lord. Bless us, Lord. Guide us, Lord, hallelujah. Protect us, Lord, for all of the evil things. Especially, hallelujah, for all the virus around the world. Protect us, Lord. Hallelujah, we ask for your divine protection and comfort. We ask for healing tonight. We ask for restoration. We ask for deliverance, Lord. Hallelujah. I believe, hallelujah, you will continue to, hallelujah, to deliver us from any sin, Lord. I believe, Lord, hallelujah, that this program, Lord, Words of God, Words of Wisdom, will be a good example, hallelujah, and will be, hallelujah, will become a big impact in our lives, Lord. Show us, Lord, hallelujah, your powerful works, mighty works. Hallelujah, we declare tonight supernatural favor, supernatural increase in our spiritual lives, supernatural, hallelujah, breakthrough, hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah. Guide us tonight, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Good evening sa inyong lahat, hallelujah. Magtsaa muna po tayo. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, Nanay Luming, Sister Maris, Sister Lorena, Brother Nestor, Sister Angela, Sister Matet, Sister Laniela. Yan yung mga nakikita ko lang po dito. Yan, si Nanay Luming, magandang gabi sa iyo. Amen. Good evening sa mga Sanchez family at good evening din sa lahat-lahat ng mga nandito ngayon at lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. I believe na itong gabing ito, mga kapatid, ay magkakaroon ng magandang, hallelujah, magandang karunungan, maayos na tamang karunungan sa ating lahat. Maka-experience tayo ng, hallelujah, ng makakita tayo ng revelation. Makikita natin yung, hallelujah, yung talagang dakilang gawa ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Sa ating pakikinig, amen, magpatuloy lang po tayo gabi-gabi. Mukha niya na Friday na naman, amen. Ang bilis po ng
Tama po ba? Thursday pala ngayon, no? Thursday. Ang bilis ng araw, no? Bukas, Friday na naman. Di ba? Tapos, Saturday, Sunday na naman. Amen. Ako'y nagagalak at, amen, lahat tayo ay malakas. Amen, may katatagan. At talaga naniniwala ako na ang lahat ng mga sumusubaybay sa words of God, words of wisdom, ay talagang nagiging solid. Amen. Nagiging solid. Kaya kahit na medyo, hallelujah, matigas na karne, amen, ang ating itinuturo, ay nakaka-absorb ng maayos. Amen. Kasi, hallelujah, minsan malalim yung mga pinag-uusapan natin regarding Bible. I believe, nagmamanifest ito sa ating buhay at nagmamaterialize. Amen? At ang nais po ng Panginoon, amen, sa gabing ito, amen, lalo-lalo na sa ating lahat, amen, ako, nararamdaman ko na sa tuwing nagkakaisa tayo gabi-gabi, amen, sa ating programang ito, amen, at matindi ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Bilang Kristiyano, bilang nanay ng tahanan, tatay ng isang pamilya. Amen? At yung pagiging solid natin kay Lord ay talagang lalong tumitibay at nadaragdagan ang ating paniniwala, pananampalataya. Amen? At nagiging commitment na ito, hallelujah, sa bawat isa. Amen? Bagamat marami tayong mga kanya-kanyang ginagawa, kanya-kanyang buhay bilang Kristiyano, yung iba malayo, yung iba malapit dito. Amen? I believe na kumikilos ang Panginoon, amen, sa ating buhay. Binibigyan tayo ng tunay na direksyon, tamang direksyon, habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. At ako'y naniniwala na malaking bagay ito, malaking bagay ito sa buhay ng bawat isa. Amen. Maaari nga magkaroon tayo ng talagang solid, hallelujah, na sabihin natin na devotion, notebook, amen, sa araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Magkaroon tayo ng mga devotion book. Amen. Para nakikita natin yung mga natututunan natin. Amen. At sa mga lagi naman nakikinig, amen, ako'y naniniwala na ina-apply po natin ang ating natututunan. Amen. Sige nga, palakpakan natin ng bawat isa. Amen. At ibahagi din natin sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Sa lalo-lalo na yung mga malalayo, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Minsan, i-text natin sila. Bigyan natin sila ng verse. Magandang verse na sa ganun ay maalala nila na meron tayong responsibilidad sa kanila na i-share ang magandang balita na galing sa Panginoon. Amen? So, nais ko po kayong encourage kayong gabi muli na bigyan nating pansin, amen, ang mga nawawala ng panahon sa Panginoon. Amen. Bigyan natin sila ng paalalahanan natin sila na kailangan nila talagang bumalik o makita o gumalaw, kumilos, mabuhay ng kasama ng Panginoon. Kasi kung hindi mo isasama talaga si Lord sa buhay mo, talagang mahihirapan, kapatid, mahihirapan. Amen. Hindi ka mag-grow spiritually, hindi ka mag-grow financially. Siguro mag-grow ka financially, pero naniniwala ako puro sakit ng ulo ang mararanasan mo. Bakit? Di ba yung turo natin sa gabi na kung pagyayamanin ka ng Panginoon ay pasasaganahin ka niya. Ayaw niya na meron kang sorrow na nararanasan. So, ang gusto ng Panginoon yung i-bless niya tayo, mga kapatid, na talagang ma-enjoy po natin. Amen? Yung
talagang makikita mo may kapayapaan ka. Hindi ka na-stress. Amen. Napakagaan ng flow. Ibig sabihin, yung agos, parang nasa dagat ka, na lumalangoy ka. Tapos sumasabay ka lang dun sa, nagpo-float ka lang dun sa agos, dun sa alon ng dagat. Hinahayaan mo lang siya. Relax na relax ka hanggang sa makarating ka sa pangpang, dun sa finish line. Hindi yung sinasalungat mo yung, kasi pag wala ka sa Panginoon, ganyan, parang gano'n ang nangyayari. Sinasalungat mo yung ano, salungat ka dun sa alon. So kahit na idinadrag ka niya, pabalik dun sa pangpang, pilit ka pa rin sumusugod. Which is ang hirap nun, yung gravity nun kapatid, yung force nun between you and the wave ay talagang naglalaban, nagkukontra. So ang gusto ng Panginoon, sumabay lang po tayo. Amen. Sabayan natin yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At ganun, gayon din, maging makabulahan po sa atin ito. Amen. Kasi marami pong tao talaga na nahihirapan dahil wala silang sinasandigan. Iyak na lang sila pagka meron na silang nararanasan. Tapos pagkatapos na tinulungan sila ng Panginoon na solve ang problema, balik na naman sila sa dati nilang ugali, sa dati nilang buhay. Which is mali po, mga kapatid. Nais ng Panginoon na manatili po tayo sa Kanya kahit ano pong nararanasan natin. Mahirap man, masagana man, pilitin po natin na makikonek sa Panginoon. Magkaroon tayo ng church, magkaroon tayo ng talagang mentor natin. Kagaya po na ang ginagawa natin, we are mentoring each other, tinuturuan po namin kayo kung paano natin talaga maging kung paano tayo talaga mag-grow. Amen. Sa ating pananampalataya. Amen. At yung ang kwento ngayong gabi, yung pag-aaralan natin ngayon, ay talagang isang agreement ito. Amen. Between Moses and God. Amen. Ngayon mga kapatid, sige, mag-comment nga po kayo dyan. Amen. Sabi mo, ang pag-iingat ng Diyos ay mararanasan ko. Sige, mag-comment tayo dyan. Ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan ko. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, bagyan ko lang kayo ng konting nakakati yung ano ka, aking nose. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, ay napakalawak. Napakalawak po niyan. Ang dami po nating kailangan, hallelujah, maunawaan, dahil hindi na po basta pag-ibig lang yan. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, higit pa sa buhay. Sa buhay niya. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay talagang solid. Hindi kayang tumbasan niya nino man. Amen. Kaya binibigyan ng Panginoon lahat ng tao ng chance. Pero may panahon, kapatid, na pag binigay na sa'yo ng Panginoon yung huli mong pagkakataon, maaari pong wala na po siyang magagawa nun. Maaari pong meron na pong mangyaring kakaiba. Pero hindi pa rin ipapahintulot ng Panginoon kasi sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Bagamat nagkukulang tayo paminsan-minsan, nakagawa tayo ng kasalanan sa Kanya, alam ko po na ang Panginoon, amen, binigyan niya tayo ng talagang magandang kwento sa ating buhay. Para na sa ganun, hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa nakakarami. Amen?
Kaya tingnan po natin, sige po, start na po tayo. I-comment nga po natin ang ating topic ngayong gabi. Sige, palakpan natin si Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sister Jing. Ayan. Thank you po sa pag-add sa akin. Kumusta po kayo? Okay na po ba yung special number niya sa Sunday? Hindi ko ba nailagay? Hindi kaya nabura. Sige, ayan nyo. Sige, sabihin ko na. Ayan. Ito po kasi yung kwento na agreement. The agreement of God to Moises. Sige po. Ayun lang ang nakalagay. Words of God, words of wisdom. Palakpakan natin. Amen. Hallelujah. Sige po, basahin natin sa Exodus. Mamaya po i-edit ko na lang yung topic. It is agreement between, sorry po, between God. Kasi kanina nataranta po ako kasi meron po kasing ano dito, yung sa poste. Pero nag-spark. Hindi ko po alam kung sino tatawag ko. Ngayon sinabi ko na lang kay Sister Cathy na paayos. Itawag, tanong ko sino yung mga malapit dito na nagtatrabaho sa Neko. Kasi yung poste, biglang nag-spark yung mga poste ng kuryente. Dito sa, nando pa naman yung, meron pa naman mga sasakyan sa baba. Anyways, buksan po natin ang ating Bible sa Exodus 6. Exodus 6. Hanggang 8. Kumusta po? Ayun, agreement with God. Ayun, palakpakan natin. Nakakuha ni Ate Lorena. Okay naman po. Yung nga po, yung kuryente nag-spark, yung linya ng kuryente. Doon po sa poste, medyo siguro mga isang bahay ang pagitan dito sa kabila. Okay naman po. Okay. Sige, basahin natin. Amen. Basahin natin ang ating verse. Sabi po dito sa Exodo 6, 1-8. Yan. Thank you po, Sister Laniela. Agreement with God. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihan Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Verse 4, gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako ako ibibigay sa kanila ang Canaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng mga bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo, at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Verse 6, kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Itinuturing ko kayong aking sariling bayan at ako ay magiging Diyos nyo. At makikilala ninyo ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap
papahirap ng mga Ehipsyo. Verse 8, dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob at ako. At iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sa verse po nito mga kapatid, muling isinugo si Moises ng Diyos. Amen. Bagamat merong talagang si Pharaoh kasi, yung si Paraon, yung hari ng Egypt, siya yung talagang dahilan kaya na naging napaparusahan yung mga Israelita. Ngayon ang sinasabi dito, yung pangako ng Panginoon kanino? Mag-umpisa kay Jacob, mag-umpisa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob ay hindi niya kinalimutan. Bagamat binigyan niya ito ng pagpapaalala kay Moises, natutulungan niya ang mga Israelita para makarating dun sa promised land. Amen. Tandaan po natin, ang Panginoon po, pag nangako yan, hindi po yan nababali. Palakpakan natin si Lord. Kung anong pinangako, hallelujah, ng Panginoon, gagawin po niya yan. Amen. Gagawin niya yan. Kaya yung mga promises ni Lord sa ating mga kapatid, huwag po tayong mainip. Hintay lang po tayo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalaan niya tayo, pasasaganayan niya tayo. Matyaga po tayo maghintay, mga kapatid. Kasi pag naghintay ka, kapatid, makikita ng Panginoon yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya mga kapatid, ulitin ko, sabi, sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilit ang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Bakit? Pinlano talaga ng Panginoon kung paano niya kukontrolin si Pero, si Paraon. Para na sa ganoon, makumpleto yung kwento. Mula sa Ehipto, palabas sa Ehipto, papunta sa Promised Land. Tandaan nyo mga kapatid, si Lord pa rin ang in charge sa humanity. Siya pa rin ang in charge sa ating lahat. Ano mang nararanasan natin sa buhay natin sa panahon ngayon, naniniwala ako, pag pinagpaubaya mo sa Panginoon, under control niya yan. Amen. He is in charge. Siya ang bahala. Ano sabi sa Isaiah 42:9? Behold, the former things have come to pass, and new things I declare before they spring forth, I tell you of them. Mangyayari kapatid yung mga tinakda ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bakit? Kasi siya ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang naglikha sa'yo. Kaya ang future mo, kung nasa Panginoon ka, ang future mo, yung pangako ng Panginoon. Tandaan mo yan, kapatid. Ano sabi sa verse 2? Sinabi ng Diyos kay Moses, ako si Yahweh. Inulit na naman niya. Ako si Yahweh, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihan Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila, nangako ako. Ipinaalala pa ni Lord, hallelujah, kay Moises kung ano yung ginawa niya from the past.
I believe, kapatid, naririnig natin ito lahat. Ano sabi din sa verse 5? Narinig ko ang daing ng mga bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. Kaya kapatid, kung inaalipin ka ng problema, inaalipin ka ng stress, depression, o sakit, karamdaman, kakulangan sa oras na ito, ako'y naniniwala na panandalian lang yan. Ako'y naniniwala, mapagtatagumpayan mo yan basta magtiwala ka lang, magpasakop ka sa Panginoon. Amen? Sabi dito, at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanila, sa Israel na inalipin ng mga Ehipsyo. At hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan, dito ko, sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Kaya mga kapatid, lagi nating ipagmamalaki si Lord. Lagi nating ipagmamalaki siya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kung meron mga kasama natin na nawawala ng pag-asa, palakasin natin yung loob. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang may control ng buhay mo. Ang Diyos ang magre-restore niyan, ang magpapagaling sa'yo. Isisave ka ng Panginoon. Amen? Basta magpasakop ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na daling ka ng Diablo kung sa kamay niya gustong dalin. Huwag kang papayag. Amen? Kung sa ka dinadala ng Panginoon, dun ka pumunta. Amen? Dahil puro kapahamakan lang ang mga naranasan mo pagka ikaw ay lumayo sa Panginoon. Nakikita mo, kala mo lang, nagiging busy ka. Nagkakaroon ka ng mga opportunity. Nararanasan mo yung hindi nararanasan ng mga sinasabing mga Kristiyano. Kala ko ba pag naging Kristiyano ka, maganda na yung buhay mo? Kala ko ba pag naging Kristiyano ka, ganyan ka, sasagana ka? Bakit hindi ko nakikita? Yung mga ganun tao, mga kapatid, yun yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng pinangako ng Panginoon, lalo-lalo sa mga kina Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga ninuno natin, hallelujah, ang pangako niya, hallelujah, kailanman ay hindi mababali. Ang pangako niya ay pinapaalala niya pa kay Moises. Imagine niyo, yung sinasabing promised land sa panahon ngayon, mga kapatid, kaya po natin maranasan yan dito sa mundo. Dito pa lang, kahit nasaan lugar ka. Amen. Basta paniwalaan mo lang na ang Diyos, hallelujah, siya ang magbibigay, hallelujah, dun sa promised land na yon. Amen. Isa kasi iniisip ng iba, nandyan ba yan sa Amerika? Nandyan ba yan sa ibang bansa? Kapatid, kahit nasaan ka, naniniwala ako, basta magpasakop ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon, maging magtiwala ka sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, alam ko, kapatid, sigurado ko na magiging matagumpay ka kahit padaling ka pa sa bundok. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Ang nais lang ng Panginoon, makipag-agree. Magkaroon tayo ng agreement sa bawat isa. O magkaroon tayo ng agreement sa Diyos. Lalo-lalo na sa Diyos. Kasi pag hindi ka nakipag-agree kay Lord, naniniwala ako na magiging miserable din ang kawakasan mo. Bakit? Kasi nais ng Panginoon na bigyan ka niya ng pagkakataon. Hallelujah. Alam mo, ang hirap kaya. Parang ito pong ballpen na to. Yan, ballpen na yan. Halimbawa natin, ikaw ito. Tayo ito. Alam niyo po ba? Kung hindi natin nahayaan, mga kapatid, kung hindi natin gagamitin ang use ng ballpen nito, magiging useless lang din. Hayaan mong ang Panginoon, mga kapatid, isulat niya
ang istorya ng buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Hayaan mo ang Panginoon, magpasakop ka sa Panginoon, makipag-agree ka sa Kanya. Lord, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Lord, ibinibigay ko sa iyo lahat-lahat ng mga problema ko. Alam ko, malaki kang Diyos kaysa sa aking mga problema. Hayaan natin, kapatid, isulat ng Panginoon ang nais niya sa atin. Hayaan natin, mga kapatid, iparanas ng Panginoon ang gusto niya para sa atin. Amen. Huwag kang papayag na ganito na lang ba kami. Amen. Ang kulang lang naman, alam niyo kung ano? Ang kulang lang naman yung pagiging close mo kay Lord. Pag hindi ka close kay Lord, sigurado may magiging problema. Kung close ka man kay Lord, meron ka man problema. Ngayon, kapatid, naniniwala ako, baliwala lang yan sa Panginoon. Amen? Kahit pagtanggol natin ang pangako ng Panginoon, huwag mong pakinggan yung iba, yung nagda-down sa'yo, yung inaano ka, minamaliit ka, hanggang dyan ka na lang, hindi ka naman nag-aral, wala ka namang ibubuga, wala kang negosyo, asawa mo, ganyan lang trabaho. Hayaan mo sila, kapatid, basta magpatuloy ka lang sa Panginoon. Hayaan mo yung mga naliliit sa'yo. Alam nyo ba, pag nagpasakop ka sa Panginoon, nagdepende ka sa Panginoon, sa'yo ang huling halakhak. Amen? Sa'yo ang huling halakhak, kapatid. Ngayon, tahimik ka. Ngayon, nagpapakumbaba ka. Kasi minamalit ka eh. Tinitingnan ka, ina-underestimate ka ng tao. Yan ba? Yan ba yung pinagmamalaki mo sa akin? Ma-Bible-Bible ka ba? Pa-church-church ka pa? Hayaan mo rin sila, kapatid. Tahimik ka lang, magpakumbaba ka. Darating ang panahon, makikita nila. Maararanasan nila, darating ang panahon, lalapit sila sa'yo. Magpapapray sila sa'yo. Lalapit sila sa'yo, sasabihin nila, tulungan mo ako, sister. Dalhin mo ako sa church. Pag hindi na kaya niyan, sigurado tatakbo rin yan kay Lord. Amen? Pag hindi niya na kaya, sigurado tatakbo rin yan. Wala rin ibang tatakbuhan yan eh. Pag umiyak na yan, pag naranasan na yan, wala na siyang choice, wala na siyang maisip na paraan, lalapit siya kay Lord. Kaya kapatid, continue mo lang. Pagpatuloy mo lang. Hayaan mo yung mga nanilit sa'yo. Iniismol ka. Wala kang trabaho. Paalamunin ka. Sakit ka ng ulo. Hayaan mo lang, kapatid. Mag-pray ka na mag-pray. Alam nyo ba, lahat tayo may pangako, Panginoon. Pero ang makakaranas lang yan, mga kapatid, yung mga hindi nagko-complain. Amen. Kaya huwag tayo mag-complain. Diba nakipag-agree ka sa Panginoon? Sinabi mo, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Tapos, diniretso mo, nagtiwala ka. Oh. Talagang binigyan mo ng panahon yung gawain ni Lord. Di ka nawawala pag Linggo. Amen? Kasi nga, pinaglalaban mo si Lord eh. Kasi mahalaga yung oras mo kay Lord. Amen? Masayang-masaya ka pag nagtumutulong ka sa church. Alam mo ba pagka nalulungkot ka, pagka napipigilan yung sarili mo sa pagtulong sa church? Alam nyo ba? Ibig sabihin, kulang pa rin yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kulang pa rin. Kaya kailangan pagka natutulong ka sa church, masaya ka, excited ka. Amen! Tumutulong ka sa kapwa, masaya ka, excited ka, hindi ka nanghihingi ng kapalit. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya mga kapatid, yung mga nagki-criticize sa'yo, yung mga nagda-down sa'yo, wala ka na nga pera, bibigay mo pa sa church. Alam niyo po, subukan niyo ang Panginoon. Subukan niyo ang Panginoon, naniniwala ako. Kung hindi, siksik, liglig, umaapaw ang pagpapalang mararanasan ng pamilya mo. Hindi lang yan financial, kapatid.
Alam niyo, buhay hindi naman puro pera-pera yan. Ang buhay po, kasama lahat yan, emotional, physical. Ang pera, ano lang yan, palamuti lang yan sa tao. Pero ang tunay na kailangan ng tao, yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Ikaw ang pinakamayaman tao pag ikaw lagi kang nagmamahal sa Panginoon at sa kapwa mo. Ikaw ang pinakamayaman tao. Hayaan mo yung mga nagda-down sa'yo, yung mga crab mentality, yung hinihila ka pababa, kahit anong gawin mo, ginajudge nila. Hayaan mo sila, kapatid. Ikaw ang kahuli-hulihang magtatagumpay. Basta mag-focus ka sa Panginoon. Huwag kang mainip. Darating at darating. Sabi nga sa Isaiah 26:3, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stay on you because he trusts in you." Palakpakan natin si Lord. Salamat. Sana po na-encourage kayo ngayong gabi. Napaka-importante niyan yung agreement natin kay Lord. Pag meron tayong pinagkasunduan, nakipagtipan tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy lang po natin. Amen. Tuloy-tuloy natin. Makikita niyo yung resulta niyan. Napakalaki yung resulta niyan. Yung commitment natin, yung prioridad natin sa ministry, sa kay Lord, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na dito sa words of God, words of wisdom, malaking bagay po yan. Nagtatanim ka, kapatid. Ngayon pala, nagtatanim ka na. Ayan, yung mga fellowship na yan, yung lagi nyong kasama yung mga kasister nyo, kabrother nyo, nagpe-fellowship kayo one another, nagkikita-kita kayo, wala kayong ibang pinag-usapan, nagpe-pray kayo sa bawat isa, mahalaga po yan. Tanim po nyo yan sa Panginoon. Amen. Para din sa inyo, sa eternal life. Amen. Lahat naman ng bagay dito sa mundo, iwan natin yan. Wala tayong dadalin. Kailangan magtanim tayo dun sa eternity, dun sa eternal life. Amen? So, palakpakan natin si Lord. I hope na-encourage kayo. Amen. Sa mga bagong nakikinig ngayong gabing ito, I believe na may natutunan ka. Gusto mo, kapatid, maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Sawang-sawa ka na sa problema, sa sakit, sa kakulangan, sa kaguluhan. Kapatid, sumabay ka sa maikling panalangin. Nais mo magkaroon ng kapayapaan sa tulong ng Diyos, sumabay ka sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Panginoon Diyos, ako'y naniniwala na binayaran mo na, tinubos mo kami sa lahat ng aming kasalanan sa krus pala ng Kalbaryo. Kaya tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Ilayo mo ako, Panginoon, sa anumang sakit, sumpa, kahirapan ng aking buhay. Mula sa oras na ito, Panginoon, ako'y magtitiwala sa iyo. Dahil naniniwala ako, meron kang hinandang malaking bagay, malaking pagpapala, mga promises sa buhay ko. Pinangako mo yan, Panginoon, kaya ako'y nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen? Sige ba, bless ko po kayo. Tonight, Father God, lahat ng mga nakinig, lahat ng mga nakikinig sa programang ito, even po lahat ng mga hindi naka-attend sa gabing ito, patuloy mo po silang pagpapalain. Patuloy mo silang pasaganain. Physical, spiritual, financial. Lahat ng area ng buhay nila, Panginoon, i-restore mo, Panginoon, para sa ikabubuti nila. Pagalingin mo po lahat, Panginoon, lahat ng may sakit ngayong gabing ito. Pag-ingatan mo, Panginoon, hallelujah, lahat ng mga trabaho nila at kanilang mga asawa na umaalis araw-araw. Nagmamaneho, nasasakyan ng motor. Ingatan mo sila, Panginoon, sa anumang sakit, sa anumang virus. Pag-ingatan mo sila, Panginoon, hallelujah, saan man sila magpunta. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, binebless po namin lahat ng pamilyang nandito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Salamat po. Amen sa pakikinig. I hope marami tayo natutunan. Amen. At magandang gabi sa inyo lahat. Mapayapang gabi. Amen. Tayo po ay mag-relax, magpahinga sa presensya ng Diyos. At pinagpala po tayong lahat. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye po. At panatilihin po natin ang ating matibay na puso. Amen. Matibay na pananampalataya, malalim na pananampalataya sa Diyos. Amen. Dahil meron po tayong pinagkasunduan. Amen. Sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, God bless po at good night sa inyo lahat. Mabuhay po tayong lahat. See you po tomorrow 8 p.m. Bye-bye. God bless.